station number one. SM Radio Station. Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Belated Happy Easter, Nicole and Chris. Ako si Bless, 43 years old. Hindi ko na maalala kung kailan ako naging tambalanista dahil sobrang tagal na. Sabi ng marami, ang linggo ng pagkabuhay ay sumisimbolo ng pag-asa, pagbabago, at panibagong buhay. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang aking kwento ng pagbabago. Obese, maraming tagyawat, pandak, at maitim. Yan ang description mo sa akin kung kilala mo ako nung high school. Malnourished daw ako nung ipinanganak kaya todo effort si Mudra para palusugin ako. Sumobra yata sa effort kaya lumobo naman ako ng husto. Sa malupit na mundo, hindi katanggap-tanggap ang itsura ko. Palagi akong tinutukso at walang nagkakagusto sa akin. I'm not only referring to boys, ha? Kahit sa mga kababaihan, nakakatikim ako ng pang-aalipusta. Kahit nananahimik ako, naglalakad papasok o pauwi, meron at merong pinagtatawanan ako. Palaban ako kaya lagi kong katwiran, kung ayaw niyo sa akin, mas ayaw ko sa inyo. Pero deep inside, durug na durug ako. I always ask myself, panlabas lang ba ang mahalaga para tanggapin ka ng mundo? Palagi akong mag-isa. Wala akong barkada. I was alone during recess, kapag vacant periods, lunch, at uwian. Nag-ibang sitwasyon pagtungtong ko ng third year high school. Napabilang ako sa solid na all-girls tropa. Sa kabila ng itsura ko, minahal nila ako at hindi ikinahiya. Nalungkot ako when we graduated from high school. Mapapahiwalay na ako sa barkada. Wala na akong sandigan, wala nang magmamalasakit sa akin. Mag-isa na naman akong lalaban sa mga bullies. Fortunately, nakatagpo ulit ako ng mga mabubuting kaibigan na tinanggap ako kahit syonget ako at malabalyena ang katawan ko. Block section kami kaya ang saya-saya ko. Kaya lang, isa-isa na sila nagkakaroon ng boyfriend. Yung dating samahan namin na halos di mapaghiwalay sa kalokohan at katinuan, nagkanya-kanya na. Magkakaibigan pa rin naman kami pero literal na naiiwan na ako kapag sinundo na sila ng mga jowa nila sa school. Ako lang ang hindi makarelate sa usapang jowa. Ako lang ang hindi kinikilig. Ako lang ang walang love letter. Ako lang ang inosente sa mga bagay-bagay. Nalungkot ako ng sobra at na-depress. One sem break na desisyon ako na hindi na pwede ang ora ko na tsaka. Ayoko na. Sawa na akong mag-isa. Sawa na akong malungkot. Nag-diet ako. Hindi ko na sinunod yung saying na eat breakfast like a king, crackers at tubig lang talaga ang lunch ko. Hindi na ako kumakain sa gabi, umiinom na lang ako ng tubig. Bumili ko ng papaya soap, sinamahan ko pa ng astringent para mag-peel ang balat ko. Hindi ako lumalabas ng walang payong para pumusyaw-pusyaw ang kutis. Nagbunga ang sakripisyo ko. Nagbago ang panlabas kong anyo. Pagpasok ko ng room, nung third year, first sem, para silang nakakita ng aparisyon.
parang naniwala sila sa himala. Ang payat ko, ang puti ko, at ang ganda ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakatanggap ako ng atensyon at appreciation from the boys. Ganun pala ang feeling. Nakakawindang. Dahil parang nasabik ako sa ganoong pakiramdam, lahat naman pinatos ko kahit tambay sa kanto. Lahat ng lumapit, naiinlove ako. Iisipin mo parang ang babaw naman, from mataba, pumayat, from bako-bako, kuminis, ganun. Hindi po yun mababaw, ha? Dyan din ang gagaling ang self-esteem ng isang tao, di ba? Yes. So, ang napakaraming hugot mula sa kwento ni Bless. Ang isa talaga dito is, if you are determined, kung determinado ka talaga at meron ka talagang goal, ma-achieve mo talaga ito, eh. Kailangan lang talaga meron kang greatest motivation, eh. Yes. Parang katulad ng, bakit ka nagtatrabaho? Bakit pagkatapos ng bakasyon, kailangan mo magtrabaho? Greatest motivation, kaka-text lang ng bills. Nagre-remind. Kaka-text lang ng credit card. Nagre-remind. Diba? Greatest motivation po natin yung bills. Kumbaga parang, hanap po tayo ng dahilan kung bakit natin gagawin ng isang bagay. So, for Bless, ang dahilan niya, Diyos ko, literal, iniiwan na siya ng mga kaibigan niya. Kasi literal, lahat sila nag-aalisan kasama yung jowa. Diba? And ang motivation niya, napagod na siyang maging malungkot, napagod na siyang madepress, nakakapagod. So, kailangan meron ka talaga magpo-push sa iyo, eh, to yes. do it. Kasi pag merong push, mas magagawa. Agree ako doon na motivated ka na gawin ng bagay. Sa true. Kapag may push, sa madaling salita. Isa pang hugot dito sa kwento ni Bless, mga kaibigan, lahat tayo may mga insecurities. Oo naman. Diba? Kausapin mo ang isang napakagandang tao, diba? Artista, may insecurities. Mm-hmm. Diba? But ang gusto nating iwan na mensahe dito, do not dwell on your insecurities. Mm-hmm. I-magnify mo yung bagay na, yung strength mo. Sabi nga ni Bless, na pwede mong ipagmalaki. Correct, sabi nga ni Bless, okay yung kagandahan ng anyo, mm-hmm. 'di ba? Pero iba pa rin yung kagandahan ng puso. Yes, 'di ba? So sa madaling salita po, mga kabisyo, kung hindi ka na nga maganda, ang sama pa ng ugali mo. Ay, wala na talaga. Napak na. Charot! Kaya nga sabi daw nila, di ba partner, kung hindi masyadong binayaan ng itsura, kailangan maging mabait o di naman kaya matalino. Di ba? Kasi babawi ka sa ibang bagay. Totoo naman yun, yung pagbawi sa ibang bagay. Pero yung katulad ng ginawa din ni Bless na
na yung insecurity niya o yung kanyang weakness eh ginawa niyang strength, 'di ba? Yes. Eh doable, sabi niya, 'di ba, parang nakakita ng apparition yung mga klase niya nung pagpasok niya ng third year. Napaluhod sila sa harapan mo, no? 'Di ba yung parang feeling ko yung kumangin yung buhok mo tas umano ka, yung parang umiilaw ka ganun. Sinabitan ka ng sampagita ganyan, 'di ba? Ganun yung itsura mo. Ang naisip ko dyan, partner, between the first sem, yung break between the first sem and the, yung kumbaga yung break, is not a super long break eh. So talagang totoo na it only takes, ilang days ba talaga? 30 days daw, diba, for a habit to form. Pero feeling ko, 7 days eh. Yung 7 days na continuous mong ginagawa ang isang bagay. Sobrang matinding jump start para kung ano man yung kailangan mong gawin. For example, 7 days na daw ngayon. Pang dati 3 months tapos naging 1 month. Ngayon 7 days. 7 days. Akin lang yung 7 days part. ang sabi sa mga libro, it takes 30 days to establish a habit. Depende sa tao. Pero feeling ko 7 days eh. Yung 7 days na consistent mong ginagawa ang isang bagay. Mm-hmm. Tapos kasi usually feeling ko lang based on experience, dun sa 7 days, meron ka na nakikita kahit papanong resulta eh. Mm-hmm. So dahil meron ka nakikita na resulta, itutuloy mo siya ng itutuloy eh. And correct, I think that's correct, what correct, happened correct. To Bless eh. Nung, bawa, one week lang yung hindi niya pagkain ng matitindi at malulupit na akala mo may piyesta lagi, di ba? Mm-hmm. 1 week, 7 days. Ang hirap nun, sa totoo lang ha, yung sinasabi ko 7 days lang. Apakahirap nun. Apakahirap talaga, lalo-lalo. Gigil na. Sanay kang diba? Kumain, partner. Yung basta sanay ka kumain, yung bawat, hindi na nga araw, part, bawat oras na pwede ka sana kumain tapos hindi ka kakain. Nakakalurky eh. So, pero kailangan mo talaga maging determinado eh. Halimbawa, gusto mo magkasya dun sa mga medium mong mga damit. O kaya, ayaw mo na, yun nga, ito, juwang-juwa ka na, ganyan, di ba? Pwede kasi talagang gawa ng paraan. Pero hindi natin sinasabi na it's all about the physical, ha? Hindi, kaya lang syempre sa mundo ngayon, medyo physical yung mga ganap-ganap, di ba? Ibig sabihin lang ito na pwede kang may gawin. Hindi mo pwedeng, yung katulad na nangyari kay Bless na, kung ayaw, di ba nung una, kung ayaw nyo sa akin, ayoko din sa inyo. Mas lalong ayoko sa inyo. Eh, kasi no man is an island eh. Hindi pwedeng laging ganun. Naku, ayaw mo sa akin. Ayaw ko din sa'yo. Dadating talaga yung panahon na, kailangan ko pala ng boylet. kailangan ko pala ng jowa. Kailangan pala may gawin, di ba? At yun ang dapat nating i-establish for today, di ba? That we should have yung, kung ano man yung greatest motivation. Di ba? Ano yung gumigising sa'yo sa umaga? Ano yung dahilan kung bakit kailangan mo mag-ipon? Di ba? Ano yung dahilan kung bakit mo kailangan itigil yung bisyo, 'di ba? Yung bisyo din, ganun din habit siya. Eh. Akala mo lang hindi mo kaya, pero kaya mo pa lang 'di mag-online sabong, 'di ba? O kaya kung ano man yung bisyo mo. Yan. Correct, sa buhay natin 'to mga kaibigan, lahat tayo may karapatan at may kakayahan na mag-improve kung iaallow lang natin. Minsan kasi na binibigyan na lang natin yung sarili natin ng excuses eh. Kaya hindi tayo umaalis sa isang bagay. Kasi kaya natatakot tayo na gawin ng isang bagay. Hindi ganun. Minsan talaga sa buhay, life is all about taking risk. Yes. Diba? Kung gusto mo mag-improve yung buhay mo, gagawa ka ng paraan. Mm-mm. Risky man ito or hindi. Basta ang importante may goal ka. Galaw-galaw, diba? Galaw-galaw sa madaling salita. Diba minsan tayo nanggaling din tayo sa hirap, partner. Pero hindi natin binigay yung sarili natin ng napakaraming excuses. Kasi ayaw nating tiling mahirap. Mm. Ganun din sa mga nagpapaganda. Pautang naman, mayaman ka na. Pautang naman, partner. Diba? Kasi hindi po kami mayaman. Nag-improve yung buhay. Diba? Natakot-tutangan. Natakot! Oh, alam mo naman, mga Marites. Oh, mayaman daw Marisol. Si ganito. Diba? Ayan ang na. Mga solicitation, sunod-sunod. Diba? Ulitin mo, stress mo lang. Yeah, hindi po kami mayaman. Ayan, nakapag-improve lang. Nag-improve lang ang buhay. Ang estado ng pamumuhay. Buhay, ganyan. At yung sinasabi natin, kaya nyo rin gawin yun. Diba? Sa pagpapapogid, pagpapaganda. Diba? Kung ayaw mo manatiling sa tingin mo ay pangit ka o sa paningin ng ibang tao ay pangit ka, gagawa ka ng paraan para magustuhan kanila. Correct.
correct. Diba, may kakayahan ka eh. Kaya mo. Hindi, yes. Pero ulitin lang natin, it's not all about the physical ha. Oo. Kaya lang, basing on the story of Bless, ganun talaga, you have to do something. Correct. Hindi pwedeng wala kang gagawin. Ganun, galaw-galaw ka. Tama. Diba kung ikaw yung ang insecure ito kasi hindi ka nakapag-aral, edi gawa ka ng edi paraan para makapag-aral ka. Correct. Para matuto ka, not necessarily mag-college ka agad. Yung mga bagay na, yung kaya mo lang muna. Oo. Diba? Unti-unti, little steps, small steps po. At least ang alam mo sa sarili mo, you are moving forward. Tama. Diba? Salamat sa iyo, Bless. Thank you for blessing us with your story. And yung title nga ng kwento na Mahiwagang Burnay is A Story of Hope. And gusto ko lang talagang part to i-share. Pinost ko to sa aking social media account kahapon. Kasi na-realize ko parang ano to eh, more than a month akong walang flashback for last year eh. Dahil ngayon yung time na nagkasakit yung anak ko. So yung anak ko, ipinasok siya sa ospital last year, April 17. Oh. April 17, 2021. Anniversary. Oo. So ang galing lang na yung April 17 of this year, 2022, ay tumapat ng Easter Sunday. So parang it's really a story of a resurrection. Yes. Diba? Na laging may pag-asa. Huwag mong iisipin na wala. Correct, meron. At huwag ka titigil sa pagdasal because there's always hope. Correct. Yun yung ano yung kagandahan. No? Kasi nung tinitingnan ko, parang ano, kailan nga ba yung, kasi yun yung parang dreaded day namin ng asawa ko. Parang magpapamisa kami, yung ganun. Tapos, nag-search ako ng may nakausap ako on that day. So, kaya ako na-confirm na it was April 17. Ang galing, no? Oo, tapos biglang Easter Sunday, April 17 din. And ngayon, yung anak ko, partner, tostadong samgyupsal. Sa sobrang itim, kaka-swimming, partner. So, ibig sabihin talaga, okay na yung sobrang, anak mo, sobrang, no? Sobrang okay, nangangatwi na nga. Eh. Parang akala mo, teenager. Alam mo yun? So, she's okay, she's alive. Alam mo yun? She's singing, dancing. She's turning 9 in 2 weeks, partner. Mm-hmm. Alam mo yun? So, there's always hope. Yun Correct. Yung ano, this is your reminder mula sa tambalan and mula sa Diyos na there is always hope. Agreed. Do not give up. Every day, ang luma na ng kasabihan na every day is a new beginning. Pero totoo yun. Ang bawat araw po ay bagong pag-asa. Binibigyan diba? Ka ng pagkakataon na baguhin yung hindi magandang nakaraan mo. Diba? Napakagandang point of reflection ng partner. Parang sinabi ni Lord ito, itatapat ko to sa Easter Sunday. Oh, diba? Na parang pagmunin-munihan mo ito. Correct. At ipagpapasalamat mo yung... At i-post mo to, Nicole. Alam mo yun? Yung istoryang ito. Correct. Diba? Ipagpapasalamat mo yung istoryang ito. Diba? Para magising o para ma-realize din na marami nakikinig sa radyo ang story ng buhay ng anak Correct. Mo. Correct. Diba? Totoo. Kasi alam mo, partner, parang yung nung pinagdaanan namin yung last year, sa totoo lang hanggang ngayon isip ko kung paano ko talaga siya naitawid, di ba? It's only by the grace of God. Yan. And speaking of, because it's an Easter Monday and it's a story of hope. And ang ganda ng pangalan ni Bless, di ba? Gusto naming i-bless kayo ng story ni Bless at i-bless kayo ulit with the story of Princess. Tama. Talagang ano to, story of miracle po ito talaga, Kabisyo. So kung ano man ang sitwasyon na meron ka ngayon, magbabago yan! Promise! Maniwala ka lang. I-claim mo yan. Oo. Sabi nga ng tambalanista natin nga, pare, diba? Ka-faith lang. Yan. Tama. Salamat sa you, Bless, for blessing us with your story. At kung ikaw, meron ka rin kwento na nakaka-bless, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. At syempre, kung hindi ka nag-i-email, wala kang email, ganyan, pwede ka rin mag-send ng iyong kwento sa ating Tambalan Facebook page. So, i-search mo lang po Tambalan. Yun lang yun. Tapos pwede ka nang mag-PM. Siyempre, sir, tingnan mo rin kung yun ba yung picture, kung kami ba talaga yun. Baka mamaya nag-send ka maling tambalan pala yun. Tama, alam mo naman, dami poster dyan. Oo, ganun. Hindi, pero ito, lahat ng kwento na Mahiwagang Burnay nakapost dun sa Tambalan Facebook page. Okay, correct. Dogs? At kung ikaw naman nabitin sa pakikinig ng Tambalan sa radyo, pwede mo pa kaming sundan ng iyong pakikinig sa Spotify. Correct. Actually, part na yung mga tambalanista natin na na-miss tayo last week. Inubos nila lahat ng episodes ng podcast.
podcast. And every Monday po at 9:30, meron po kaming bagong episode na dinadrop sa aming podcast. So i-search na lang po sa Spotify, Tambalan. Yon, this is a Spotify exclusive. And exclusive rin ha, sa Love Radio, yung ating pa-fans ka na promo. Yes. Sa pagpapatuloy ng ating Facebook Live. Lahat po ng gustong sumali at gustong manalo ng 500 pesos. Tutok lang po kayo dito sa ating Facebook Live. Okidoki, muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yon!